Gabing, badaf, choke, tomboy, butch, magic. Ito ang ilang tawag sa mga miyembro ng LGBT o lesbian, gay, bisexual, and transgender community. Dahil matagal natin silang nakikita, naririnig at pinag-uusapan, kung akala ng ilan ay mas tanggap na sila ngayon bilang bahagi ng lipunan. Kamakailan, muling hinamon ang paniniwala nito. Parang kabastusan kasi ano sila, binigyan sila ng Diyos na lalaki, tapos ba rin ang gagawin nila? Tapos bakit sila magsusuot ng ganun? Ang mga damit ng babae, talagang para sa babae lang. Lalo na yung makeup. Pero para sa akin, kasi lalaki siya eh. No? So dapat ipakita yun na lalaki siya. Balante. Artistic. Ano ba, nakakayamot. Parang maayos ka ba? Maayos ka yun, parang ganun. Parang discouraged kasi ako kasi. Inaisip ko kasi, lalaki na, nagpapakababae pa eh. Parang wala pa rin itinang iba ang pananaw ng marami pag bakla o tomboy ang pinag-uusapan. Halos iisa ang tingin sa kanila at kung ano ang pwede nilang magawa. Pinatunayan nito muli ng ilang pangyayari nitong mga nagdaang linggo. Nabula din talaga yung LGBT community kasi lang kami nakabasa yun after maybe mga 5 years, 5 taon, na isang column o isang radio commentary sa radio na o TV show na talagang galit, galit. Kasi pinagtatawanan niya kami, he was making fun. Pinagtatawanan yung mga bakla na kilala niya sa GPS. Ang tinutukoy ni Danton ay ang column ni dating Supreme Court Associate Justice Isagani Cruz na lumabas sa Philippine Daily Inquirer noong August 12, 2006. Dito ikinumpara niya ang mga nakilala ng bakla noong 1930s at binalaan din niya ang mambabasa laban sa gay population. Against human rights yan kasi parang sinasabi niya na kung ikaw ay ganitong klaseng tao, hindi kita gusto, pwede kang bubugin. Kasi pwede naman niya palitan yung mga salita niya yung sinabi na gay, palitan na ng Jew, o kaya palitan mo ng Chinese o black person, palitan mo yan lahat. That can stand for anything. That is a hateful kind of speech or journalism. Kaya masama yan. Pawang mga LGBT advocates sina Ana Lea at Danton. Pero di lang daw mga LGBT ang nadismaya sa naturang konon. Kahit ang mga miyembro ng itinuturing na straight community ay nagalit. Isa raw uri ng diskriminasyon ang ginawa ni Cruz. Bago ang banat ni Cruz, ipinamukha ng isang bar sa mga LGBT na hindi pa rin sila tanggap ng publiko. Ang artistang si Inday Garutay ay pinalabas ng bar dahil bawal daw ang mga cross-dressers ng gaya niya. Eh ako, ikaw, nakapantalon ka eh. Diba? Yung unang tanong mo, yung pantalon pang lalaki lang. Pero kung tao pumasok doon, papayagan naman siguro tayo, diba? Accepted na. Pero ang lalaki yung nagbibihis na so-called diskida o pang babae, offensive sa mga kalalakihan in the patriarchal structure dahil siya ay lalaki. At sina-challenge niya at pinapayagan niya na ang mga lalaki ay magmukhang weak. Hindi ba mas lumalaki ang acceptance level ngayon sa panahon na ito? Mas maraming nagsasabing, oo, meron akong kilalang gay, gusto ko siya, kaibigan ko siya. Hindi importante sa akin ang kanyang sexual orientation. Ang problema kasi ngayon, homophobia is has become subtle. Ang homophobia kasi, hatred and fear of people who are not heterosexual. Everybody tries to mask it because people in society don't want to admit that they are discriminatory, that they have prejudice.
Maaaring ito daw ay dahil sa pagkakaroon ng masamang karanasan sa bakla o tomboy, o kaya naman dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ito ang pinagdaanan ni Donnie. I remember na to, halong batang-bata ako, pagka may baklang kumakausap sa akin noon, yung mga kaibigan ng mga pinsan ko, yung mga matatanda na, hindi ako humihinga. Hindi ka humihinga? Kasi hindi ako nag-inhale, kasi iniisip ko na baka mahawa ako. Tapos, negative impression agad, bata pa lang. Kasi sinasabi siya, nakakahiya pang bakla, or ang immortal line ng nanay ko, ang mga bakla, lagi lang nakakatawa yan. Laging pinatatawa ng mga bakla. Pero noong second year college, naramdaman ni Donnie na mas naaakit siya sa kapwa niya lalaki. Nahirapan siyang sabihin ito sa mga magulang niya. So ang ginawa ko, maghanap ako sa email, pero going online back then, ang mga gay groups lang na makikita ko online, yung mga dating sites, mga sex sites, kumbaga, they offer support, but not in the way that I was looking for, not the support that I needed. Nakaka-frustrate kasi naiingit ako sa kapatid ko kasi she's a straight woman. And ayaw na mag-open up sa kahit silang tao. Kasi pagka ganun, pag nag-open up siya, masasabihin sa kanya, kaya mo yan, huwag na lang, walang nangyayari talaga yan. Whereas ako, kahit hindi ko pa ginagawa, alam kong kapag in-open up ko, masasabihin sa akin, eh kasi ikaw eh, hindi naman normal yung ginagawa mo. Pinasok mo yan. So, ganyan talaga yung problema ng ganyan. And your regrets? Regrets. I regret being born that I'm gay kasi I'm sure my life would have been so much easier if I were straight. So much easier. Ang mga ganitong pananaw at insidente ang pilit na binabago ng mga grupong pinangungunahan nila Danton at Analea. Ang mission talaga natin is education. Education at pagkataas ng kaalaman o awareness o consciousness na iba tayo, no? Hindi tayo yung typical na inaapi at pinagtatawanan ng mga tulad ni Justice Cruz na nag-iba na talaga ang physical, psychological, emotional, at professional makeup ng mga bading at lesbiana. I'm very, 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 very happy that I'm gay. Kasi I get to use kung ano yung meron ako ngayon, my skills, my talents, my time, to help other gay people. Kasi siguro kung halimbawa straight ako, tapos matalino ako, hindi ko alam kung saan ko gagamitin eh. Di na raw pinapalampa sa mga kasong gaya ng nangyari kay Inday Garutay. Nagsampa si Inday ng kaso laban sa bar at iimbestigahan na rin ang insidente ng Commission on Human Rights. Sa Senado, dininig din ang issue. Ayaw ng paapi at palaban na ang LGTB. Sa susunod na eleksyon, ang Lagablab, ang party list na pinangungunahan ni na Duncan at Donnie, ay sasabak na rin sa politika. Isa sa mga misyon nila, ang pagsulong sa House Bill 634 o ang Anti-Discrimination Bill na sinimulan ni Akbayan Representative Eta Rosales. Ang lahat daw ng uri ng diskriminasyon ay dapat parusahan ng multa o pagkakulong. Sa kansya ni na Danton at Analea, mas malakas ang pwersa ng LGBT community ngayon kaysa nung nagsisimula pa lang sila. Pero alam din nila na hindi lahat sa ating lipunan ay handa silang lakakit. Bigit dito ang hanap nila. Hindi ba ang question na to is about tolerance in diversity? Sabi na nito. Ang tolerance kasi parang sige na nga, parang pilit na pilit ka. Ang gusto ng mga LGBT, ang gusto ng mga taong naaabuso ay respeto. Tigilan na ninyo yung pagkaabuso ninyo sa amin. Respect us because we are your equals. Isa lamang ang LGBT na maituturing na iba. Marami pang minority groups na gaya nilang nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Kasi naman, ang pagiging iba, ibig sabihin, dapat iitsapwet.